a future president of the Philippines, Bongbong Marcos. At ang ating pinagmamalaki na makapayanihan
dahil nakikita natin sa panahon ng krisis. Kaya po, ang aming isinisigaw na kami po inintaysara ang unity. Bakit unity? Dahil ang pinag-uusapan po natin ay unity, pagkakaisa. Bakit sa palagay ko, importante ito? Importante ito dahil kung hindi po tayo magkakaisa, kung tayo po ay tuloy na maging matakwatas at nakikipag-away, hindi natin makaharap itong mga krisis na inaharap natin ito. Hindi natin maibabalik ulit ang ating ekonomiya at ating bansa pagka natapos na ang pandemya. Hindi tayo hindi natin kayang harapin ang mga susunod na krisis kung tayo po ay nagsigiliting nagsasama, kung tayo po ay hindi sabay-sabay na nagtatrabaho para sa ating kapwa Pilipino, para sa ating minamahal na Pilipino. Kaya po, yan po ang pinanggalingan ng unity team. Dahil sa aking palagay, ang kailangan natin gawin ay ipagkaisa muli ang mga Pilipino. Nagsimula ito sa larangan ng politika, itong pag-aaway, itong pagpipintas, itong pagpapato ng mga maiinit na salita, ay napunta na rin sa ating lipunan sa ating buhay na pag-araw-araw. Kailangan po natin balikan. Kailangan po natin ibalik sa politika ang pag-uusap na hindi pinag-uusapan ng sarili lamang, hindi pinag-uusapan ng politika lamang, hindi pinag-uusapan ng partido lamang, kung hindi dapat ang pinag-uusapan lamang kung ano ang ikabubuti ng ating Republika ng Pilipinas. Kaya naman po, ako ay natutuwa at kasama ko na si Inday Sara. At ito ay naging malaging at mahalaga at makabuluhan na simbolo na ating pagkakaisa. Sinasabi na ako, namin ako sa Norte at dumagal ako doon ako ng servisyo. Mayor Inday Sara has been working in Davao City. Nandun naman siya sa Mindanao. Kaya napakaganda ng simbolo na kami ng kaisa. Mula sa Norte hanggang sa Mindanao ay pinagkakaisa ang ating political effort. Yan po ang pinaka-importante. At sana magsasimula na ito, sa simula ng pagkakaisa dito sa larangan ng politika, ay may dadala natin ang pagkakaisa sa ating buong lipunan. Nang sa ganun, tayo ay magiging mas matibay, tayo ay magiging mas malakas, at tayo sa ating pagtutulungan ay kaya nating harapin kahit ano man ang krisis na darating dito sa Pilipinas. Kaya po, ipinagmamalaki namin ang aming pagkakaisa. Ipinagmamalaki namin ang ating unity. Kaya po, napakahalaga ng ating meeting ngayon, ng ating pagkikita ngayon. Dahil dito nagsimula ang pagkakaisa muli ng buong Pilipinas, na isang bayanan na pagkakaisa na magpapagdagutulong at magdadala ng mas magandang kinabukasan para sa ating bansa at para sa ating mga kababayan Pilipino. Dahil po, kailangan natin maalala ang ugali ng Pilipino. Wala naman po sa ugali ng Pilipino ang palaaway. Papapait ang Pinoy. Tama, nagmamahalan ng mga Pilipino. Hindi tayo naghahanap ng gulo. Hindi tayo naghahanap ng away. Wala sa ugali natin yan. Kaya naman po, dapat lang napakadali na ibalik natin sa ating pang-araw-araw, isabuhay natin muli ang ating dating ugali na laging nagkasama, laging nagtutulungan. Kaya po, ito po ang simula ng pagkakaisa na ito. Ito po ang araw na makikita natin, ipagpatuloy natin, ipapagpatuloy natin ang ating simulaan dito sa ating meeting na ito. Ipagpatuloy natin ang ating ipinaglalaban at mga advokasya na makamtan natin ang pagkakaisa na may pagpuputok natin ang lahat ng Pilipino. Dahil ang Pilipinas ay maging sikat muli at may pagmamalaki na naman
ulit natin ako ay Pilipino na asuro sa kaya po, ipagpatuloy natin ito ating pinaglalaban. Ipagpatuloy natin ito para tayo magtagumpay sa ating hangarin at layunin para sa ating bansa. Hindi lamang magtagumpay sa darating na hamalan sa susunod na taon, kung hindi ang tagumpay ng pagkakaisa ng Pilipinas, ang pagkakaisa ng ating mga kababayan, ang pagkakaisa muli ng ating pagka-Pilipino. At pagka natin natanggal yung pagkakaisa niya, ang pagbubuklod-buklod ng mamamayang Pilipino, aasahan po ninyo na sama-sama tayong babangon muli. Maraming salamat po at magandang mga kapatid.